So ito po yung side ng tulay. May bandang ilog dito ako sa baba ngayon. So kung makikita natin yung gitna, naputol po yung pinaka nagbibigay suporta. Ayan, dahil sa sobrang luma na po, Sir Jeff. So ito po yung tulay ngayon ng Gandara. So ito yung bayan ng Gandara. Bali, ito yung proper town. So sa pamamagitan ng tulay na to, ito ang nagdudugtong para sa barangay namin. At mga tawag nito, may mga barangay pa po dito sa banda dito sa amin. So matagal na po yung tulay na to. So ito po yung tulay ng Gandara. Bali, nangyari yung incident kagabi, bagandang alas 8, pagitan ng alas 8 at saka alas 9. So tingnan natin yung kung anong nangyari sa tulay ng Gandara. Ito. So ayon sa mga kababayan namin, mayroong dumaan dito na malaking truck. Tapos yung truck na yon, mayroon din siyang kargang truck. So hindi na nakayanan yung bigat, kaya bumigay yung tulay ng Gandara. Sa mga nakakaalam, sa mga sabi ng mga nakakatanda sa amin, na ang tulay na to ay ginawa noong 1968. So kung kukwentahin natin, no, more than 50 years na yung tulay ng Gandara. At pag sinabing Gandara, isa sa mga tumatatak sa isipan ng tao ay ang tulay na to. Pero ngayon, makikita natin na sa gitna, parang bumagsak yung semento niya. Tapos na bali o naputol yung mga bakal. Kaya ito na yung kabuuan ng tulay namin ngayon. Actually, yung daanan na to, ito yung daanan pag papuntang Katbalogan, also to Kalbayog. From Kalbayog to Katbalogan, Katbalogan to Kalbayog. Dati yun, nung wala pa kaming diversion road. Pero nung ginawa na yung diversion road at nang ipinasara na ng LGU ng Gandara, ang daanan na to, so bali lahat ng mga sasakyan doon na sa diversion road dumadaan at mayroon namang isang tulay banda doon. Pero kagabi, dumaan dito yung truck. Hindi daw niya na malayan na bawal dito dumaan. Actually, sabi nila, nakalagpas siya ng tulay. Pero pagbalik niya, pagdating niya doon, bumalik siya dito, backing lang. So, pagbalik niya dito sa gitna, ayan na, dumigay na yung tulay. Mula dito sa Gandara, Gandara Samar.